At sa puntupong ito, alamin natin ang paghahanda na personal ng isa sa mga pinakakilalang personalidad sa Senacolo dito sa San Pedro Cotud, ang itinuturing nilang living legend, ika nga, si Ginoong Ruben Enahe, na ngayon po ay 52 taong gulang na at magpapapako sa 27 pagkakataon ngayong taong ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Unahin lamang po natin, nakalatag dito ngayon ang inyong mga personal na gamit sa inyong pagganap bilang Kristo sa Senacolo sa susunod na linggo. Ito nga po, yung mga gamit ko sa mahal na araw na ito, napahanda na po. Ito po yung sandals. So sa paglakad po ninyo, Karuben, ang inyong lalakarin ay may isa't kalahating kilometro. No? Mahigit po doon. Mahigit, okay. Hindi naman ho kayo nakapa at nakasandals. Nakasandals po tayo. Ito ilang taon nyo na hong ginagamit yan? 5 na po ito. Ito naman po ang? Ito yung pinakasusutana ko. Ito po. Ito ho, ilang taon nyo nang ginagamit to? 5 years na po ito. Binigay na lang po sa akin ito. Ito po yung panglagay ko naman po dito yan. At ito po yung at ginagamit ko. Yung inyong corona. Corona. Ito po mo. At ito ho, ito mismo ang ginagamit sa inyo? Opo, nakikita po ninyo. Sige po. Ito po yung pako sa aking kamay. Ito naman po sa paa. Ito po sa buong taon, paano nyo ho itinatago yan? Pagkabunot po sa aking palad tsaka sa paa, ito po binababad na kagad sa alcohol. Gawa po ito sa... Gawa po sa stainless ito. Stainless steel. Opo. At yan po ang ginamit sa inyo mula nung unang pagkakataon nyo pa lang na magpapako sa krus. Opo, ito na po. Karuben, 26 na beses na kayong nagpapako, no? Pwede ba nating ipakita lamang ang inyong mga palad kung anong naging epekto ng ilang beses ng pagpapako ito sa krus? Papakita lamang po natin. Kung titingnan lang natin, wala ho tayong makikitang peklat, ano? Walang bakas? Wala po. At wala ho kayong naging epekto, walang naging epekto sa inyong kamay? Wala lang po, mulat sa pula. Walang naging apekto sa akin. Ang hanap buhay po kasi ni Mang Ruben, mga kapuso, ay isa siyang artist, ano? Artist gumagawa siya ng mga streamers, ng mga billboards. Kumbaga, ang galing ng kanyang kamay, ang kanyang ikinabubuhay. Opo. At napakahalaga na ang pagkakapako sa kanya ay walang mapinsala sa mga buto ng kanyang mga kamay. Wala naman hong naging pinsala wala sa akin. Wala naman po. Ako nga ay nagpapasalamat dahil ang trabaho sa aking kamay nang gagaling... Siguro, kagustuhan na rin ng Panginoon yun. Kung mapapasma ito, baka mga pamilya ko madadamay din. Karuben, pang 27 nyo na po, napapapako ito. Opo. Kailan nyo balak tumigil? Sa ngayon po, ito na sana yung pinakahuli ko. Ang kaso, wala pa akong kapalit. Sabi ni Kapitan, tsaka ni Direk, hanggat wala kang kapalit, ikaw muna, sabi sa akin. Panghuling tanong ko po siguro, para sa mga... kumu-question sa ginagawa natin kasi sinasabi natin mismo na simbahan hindi naman daw natin kailangan saktan ng ating mga sarili para ipakita ang ating debosyon. Ano ang masasabi nyo sa debosyon ng mga namamanata rito? Ang masasabi ko lang po sa mga kapalian dito sa aming siyudad, sana bago nila kami sa gandang ganito, tulungan na lang namin. Tulungan na lang kami. Eh kasi kami hindi na namin alam na bawal pala ito. Eh sana noon pa sila magsabi na huwag nang gawin. Pero ito pong debosyon ninyo ay taos puso at ginagawa ninyo bilang ito pong debosyon namin, ito naumpisahan na namin mulat sa Puleo. Yung mga pari na yan, alos hindi pa sila ipinapanganak. May debosyon ng ganito. Tuloy pa rin po kahit may sinasabi ang simbahan against dito. Mga kapuso, isa pa ho ang bahagi ng pagsasadula ano, ng paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo ay ang pagpasan sa krus. Pagpasan ano? Po. Itong krus ho na ito, siyang ginagamit ni Karuben sa nakalipas na siyam na taon. Tinimbang ho namin itong krus na ito kanina at tumimbang ito ng 31 kilo. Lampas lamang ng bahagya sa kalahating kaba ng bigas. Siguro sa mga nakakaalam kung gaano kabigat ito, eh hindi naman siguro kamanghamangha yung bigat, ano? Pero susubukan po natin ngayon, tutulungan ako ni Karuben, na ilagay ito sa aking mga balikat.
Sa unang patungho, hindi naman siya ganun kabigat. Dahil 31 kilos, more or less 70 pounds. Pero mga kapuso, isipin ho natin na ang pagpasa nito, ilalakad nila ng 1.5 kilometers sa init ng tanghaling tapat. Kaya hindi ho biro ang ginagawa ng ating mga namamanata sa kanilang pagsasadula ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po muna ang ating ulat mula dito sa San Pedro Cotod. Maraming salamat sa inyo, Ginoong Ruben Anangue.